pagbagsak ng presyo ng sibuyas sa merkado dahil daw sa talabak na bentahan na mas smuggled. Smuggled at imported na mas sibuyas online. Makakausap natin si Ginong Henrik Exconde, ang Deputy Chief ng National Plant Quarantine Services ng Department of Agriculture. Good morning, Ginong Exconde. Magandang umaga po, Sir Aljo. At saka po sa inyong mga tagapakinig, magandang umaga po. Oo po, gaano ba kadami ngayon? Paano ba nakakalusot itong mga smuggled na sibuyas in the first place? Ba't po kumalat ito sa atin? Sa, ano ba ang ginagawa ng DA po dito, sir? Actually po kasi, sir, ang ano naman po, ang sa part po ng BPI kasi, yung importation naman po ng onion ay tapos na po si BPI. Oh. Tapos na po kami mag-issue ng sanitary and phytosanitary import clearance po. Opo, ngayon po, yung mga reports po ng mga nare-receive namin, tulad po na yung mga smuggled na yan, tapos po yung mga bentahan sa online. So kami po, sa part po ni BPI, together with other enforcement agencies po, we are requesting their assistance para po ma-verify itong mga report na po to. So kami po, araw-araw po, nagpapamonitor po kami sa mga bodega, nagpapamonitor po kami sa mga markets para makita po if talagang merong mga... Meron ho ba? Nila. Verified ba? Sa ngayon, sir, ang ano po namin, dun sa mga warehouses po namin, may nabe-verify po tayo na mga imported na mga onion, but these are, ano po, ito po yung mga... May mga SPS talaga. Siguro ito pa po yung mga nag-arrive. Legal. Right? Legal ito. Legal. Opo, opo. Ngayon po, we are awaiting pa po yung reports natin dun sa ibang mga stations if mayroon silang nakikita na mga... Malamang bago talagang, ito. Bago pa bago itong mga tawag dito, mga in-import na masibuyas. Opo. Tama ho ba? May moratorium ba tayo? Hihinto muna ang... na pag-import na sibuyas sa ngayon? Po, opo, sa ngayon, sir, tapos na po yung pag-i-import natin, pag-i-issue nung tinatawag na sanitary and phytosanitary import clearances po. Oh, oh. Hindi na po nag-i-issue si BPI. So ibig sabihin nito, mga smuggled na ito ngayon? Yun po ang i-verify natin. Kaya po, nagre-request kami ng mga total, ang ano po, sumingi na po kami or sumulat na po kami kay DOC, kay PNP, kay NBI, pati po kay DILG para ma-assist po kami to verify ito pong mga claims. Saan daw galing itong mga imported na ito at mga smuggled daw? Yun po, ang report po sa amin ay galing daw pong Holland, tulad po nung Cagayan de Oro. Opo, pero as per report naman po nung Cagayan de Oro is hindi naman daw po smuggled kasi na-verify. Wala daw pong yun po yung isang report sa amin ng office namin, Cagayan de Oro. But still again, sir, we are coordinating po with our enforcement agencies para po continuous yung monitoring na gagawin. Kasi pag ganun to, ganyan po itsura ng mga sibuyas na nabibili online, sandali lang, nasisira kaagad ang sibuyas eh. So ibig sabihin noon, bago lang yan. So tuloy-tuloy smuggling activity. Actually po, ang storage life naman po ng ating sibuyas is ma-store po siya sa cold storages ay umaabot po ng 5 to 6 months po. 5 to 6 months pag may facilities. Properly stored po. Yes po. Opo. Okay. O, reklamo kasi ng ibang grupo, iyon na nga, nag-i-import pa rin ng sibuyas noong Enero 1 hanggang 15 ngayong taon, maski hanggang December 31 pa dapat last year. Opo. Mm. Yan naman po ay third part ng import program na na-discuss namin with DA kasama dun sa 21,000 metric tons kasi po ito po yung consumption natin ng red and yellow onion. Mm. But we assure you po na hindi na po kami nag-i-issue ng SPS at wala na pong dumadating na imported sa part po ni BPI. Pag mga smuggled ba na mga sibuyas at na-confiscate natin, anong gagawin? Sisirain ba or ipamimigay? Ang ano po na, ang protocol po talaga pagdating kay BPI, talaga pong for destruction po siya. Sisirain. Nga po. Apo. May nasira na ba kayo, sir, na maraming mga imported na mga smuggled? May nung mga nakaraang taon po, may mga nahuli naman na po. May mga na-destroy na po. Actually, ang ano po nito, destruction po nito is we coordinate with the Bureau of Customs po para po sa ng mga smuggled po na mga plant product. Yun nga, isinusulong ngayon ng Pangulong Marcos Jr., tangkilikin ang sariling atin, mga sariling agricultural product. Kasi reklamo ng ating mga Pinoy na mga magsasaka, bumabagsak ang farm gate price ng sibuyas dahil sa dami ng mga imported na sibuyas.
Sa ngayon, sir, ang ano po, wala na po tayong binibigyan ng SPS para makapag-import kasi ang alam po natin or alam po namin ay magha-harvest na po itong March, itong April. So ang ginagawa po namin ay hindi po talaga namin isinasabayan pag alam po natin magpipick na ng harvest. Kasi nga, kailangan nating tulungan yung ating mga local farmers. Safe ba itong mga sibuyas na ito, mga imported na ito? O kaya itong mga smuggled na yan? Okay, mga Pilipino, pagkaganda-ganda itsura at mura, binibili. Opo, ang ano po natin, kung hindi po sila nakakasigurado, eh, wag po nilang tangkilikin. Yung mga legal po o yung may mga clearances, yun po, makakasigurado po tayo na safe yan kasi dumaan po yan sa tamang proseso. Yung sa Holland, anong kulay ng sibuyas? Pula o yung puti? Ang majority po ng nanggagaling sa Holland natin, yung mga puting sibuyas. Po. Puti, oo, mga puti. Oo, sus, no? Anyway, sige po, at maraming salamat sa inyong panahon, Ginong Henrik Exconde. Ang Deputy Chief National Plant Quarantine Services ng Department of Agriculture. Thank you. Tangkilikin ang sariling gawang Pinoy. Hindi lang mga sasakyan. Yan ha, nagde-develop na tayo ng sasakyan, ng jeep. Marami po tayo dito dapat tangkilikin. Produktong agrikultura. O yan, tulungan natin ating mga magsasaka. Diba? Okay. Engineer Rosendo So, makakausap natin chairman naman ng Sinag, Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Engineer Rosendo, Ka Rosendo, good morning again. Yeah, Manong Aljo, magandang umaga sa lahat. Oo, ano ba ito? Bumabaha pa rin daw ng mga imported na sibuyas, pati na smuggled sa merkado ngayon, online? Yeah, yun ang... monitoring natin dun sa southern. Totoo pala ito. Mindanao area, no. So inaano natin kung saan galing ito, saan Holland daw. Galing sa Holland. Yeah. Paano kaya ito nakapasok? So i-check natin kung paano bang nakapasok ito. May meeting tayo with the commissioner mamaya para ma-discuss yung problema. Para at least may stress out natin ang problem dun sa onion. Gaano na ba kalaki ang epekto nito sa ating pong mga lokal na magsasaka ng sibuyas, lalo na dyan sa Nueva Ecija? Ah, malaki, no? Harvest kasi ngayon is Pangasinan, Bayambang, Bautista, Arcala, Bungabon, area ng Umingan. And of course, yung Nueva Ecija, start na rin itong March na ito. So, kung mag-depress pa yung presyo, bumaba, maludugi na yung mga. Yun na nga, oo. Dapat dito ay gumawa ng hakbang ang pamalaan at alamin kung sino nasa likod nito. Kung tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga smuggle, eh meron talagang nagkapera dito. Yes, korupsyon. So, matindi ang korupsyon. Yun ang bantayan natin mabuti. Mm-hmm. Okay, sige po. Last year kasi, problema, ganun din. Oo. Yung pong kawalan last year naman, nagka-problema tayo sa sibuyas, pero mahal na sibuyas. Ngayon naman, bumaba. Ano ba yan? Ay, ako. Sa bigas naman, no, kumusta? Wala na talaga pag-asa na maging 20 pesos sa bigas? Siguro yung farm gate, walang pag-asa maging 20 pesos. So, wala talaga. Hindi rin ganun kababa. No? Pero ang good news is, ang tingin naman natin is by third week of March, bababa yung well-made rice natin sa 48 pesos. Ngayon na nga, nangunguna tayong importer ng bigas sa buong mundo. Dapat tayo ay nag-export. Agri-country eh. Baliktad yata nangyari sa atin. Anyway, sige po, maraming salamat sa inyong panahon. Engineer Rosendo So, Chairman ng Sinag. Maraming salamat.